Mga kabarigoys, andito po tayo ngayon para i-repaint yung ating crash guard. At 7 months ago, ay nabili po natin to sa Shopee na nagkakahalagang 1,650 including shipping fee. And for me, in my opinion mga kabarigoys, napakalaking tulong ng crash guard dito sa ating Aerox kasi nung nakaraang bagyong Kisoy ay natumba 2 beses mga kabarigoys, natumba yung ating Aerox kahit naka-center stand na at nagtamuto ng gas-gas lamang at di naman na-disalign yung ating crash guard. So sumalpok din ako ng aso sa may bandang alin ng ating rides mga kabarigoys, yung tinitest out natin yung ating jacket. So mga kabarigoys, yung unang nating gagamitin ay socket wrench, kabilaan to para sa ating mga side bracket sa ating crash guard, at ito number 10 para sa ating centerpiece sa ating crash guard. So mga kabarigoys, babaklasin natin to and ililihan natin, at nasa baba naman ay may 2 bolts at tatanggalin lang po natin yung ating stainless matting na ginawa. So mga kabarigoys, kung hindi pa nyo nakita yan sa ating mga vlog kung paano ko ginawa yung ating DIY stainless matting, kasi yung rubber matting natin ay madaling dumumi. So andyan na mga kabarigoys, madumi na nga yung ating motor at andyan nga 2 screw bolt. So andyan yung ating mounting para sa ating mga matting, at andyan plug and play lang po mga kabarigoys, wala nang ika-cutting itong crash guard. So mga kabarigoys, pagkatapos nyan ay luluwagin lang muna natin dyan yung bolt and babaklasin ko muna to ng buo. O, makita mo ay medyo kinakalawang na nga pati yung spacer na nilagay natin. So andyan na mga kabarigoys, at nabaklas na nga natin at medyo lumiit, no? Kasi yung crash guard natin ay nakapagdagdag ng lapad kabilaan within 2 inch. So mga kabarigoys, andyan na yung center bracket ng ating crash guard at isang bolt lang po dyan sa may bandang gitna. So mga kabarigoys, dahan-dahan lang po kung magtatanggal kayo ng mga lumang mga bolts, kasi mahirap na baka ma-lost thread to at mabilog yung ating mga bolts. So mga kabarigoys, andyan na at lilihain natin to. So 1,800 grit yung ating ginamit na diliha. So mga kabarigoys, para hindi masyadong kakain to, at susugatan lang natin yung original na paint para kumapit yung ating spray paint. So mga kabarigoys, ginawa natin tong project kasi dahil to sa community quarantine dito sa Katarman Northern Samar, at may nagpositive na po na isa, at hopefully makarecover agad siya and hindi na po kumalat at magkaroon ng local transmission po dito. So mga kabarigoys, currently ay nasa advance ko home quarantine na po yung Katarman, at sana ay yung mga politiko natin ay magsikilos na at mabigyan ng pangunahing pangangailangan yung ating mga kababayan dito sa Katarman Northern Samar. So mga kabarigoys, andyan na yung ating first layer, at fortunately malakas yung ating sinag ng araw at madali nating ma-cure yung ating paint. So madali naman, quick dry naman yung ating flat black na Bosni. So mga kabarigoys, andyan na at na-install na nga natin, at di na nga natin pinakita yung installation kasi isa lang yung nagsha-shot. So andyan mga kabarigoys, napakaganda ng forma mga kabarigoys, and hope to like, share, subscribe to my channel, and please mga kabarigoys, stay at home, at yung ating mga frontliners ay mamawala yung kanilang effort, time, and pagre-risk ng kanilang buhay kung hindi tayo susunod sa ating quarantine guidelines. So mga kabarigoys, ride safe and stay safe, and always sanitize your hand and wear mask, and peace out mga kabarigoys. Peace out!